folks, welcome or welcome back to my channel. So for today's video, as you can read in the title below, we're gonna talk about how I take my Instagram photos plus my updated how I edit them. So if you wanna know how I take my own photos plus my updated how I edit my Instagram photos, then just keep on watching. So matagal na since I've uploaded a sit-down video, and today naisipan kong gawin tong video na to since a lot of you are still asking me sa Instagram ko kung paano ba ako mag-edit ng Instagram photos ko plus how I take my own photos. And yun nga, since iba na yung way ko ng pag-edit, and I wanna share how I take my own photos para na rin makapag-take kayo ng own photos nyo if wala kayong photographer just like me. So ayan, let's start na this video, guys. So if you're not still following me on Instagram, be sure to follow me at MarchRMS, and let's be friends, guys. And then makikita nyo yung buhay ko or yung some glimpse of my life since I do upload some stories and my photos sa Instagram ko. So first, let's talk about how I take my own photo. So ang una ko talagang ginagawa is I plan my photo ahead. So kunwari, bukas magte-take ako ng photo. So today, ang gagawin ko is ipa-plan ko yung isusuot ko, yung layout ng photo, or kung yung ite-take ko bang photo is for a brand. So kailangan ko malaman yung requirements nila, yung kailangan nilang photo. So ayun, ipa-plan ko muna yung photo na kukuhaan ko para bukas, or pag yung time na nung pag-take ng photo is wala na ako masyadong iisipin pa. So ayun guys, if you're just like me na may idea na kung paano kukuhain yung photo or yung kung anong gusto nyong itsura ng photo na kalalabasan, then plan your photo ahead of time bago kayo mag-take para ayun, maayos and organized yung way mo ng pag-take ng photo mo. And then the second thing that I wanna talk about is the equipment that I use when I take my own photos. So na-share ko na siya dun sa previous Shopee hauls ko. And I wanna talk about it more dito sa video na to. And I usually use a white background, a Bluetooth remote, and a tripod, and then also a ring light. So lahat ng equipment na to is nabili ko sa Shopee. So first, let's talk about the white background or the white tela that I use as a background. And usually makikita nyo sa Instagram ko na yung mga photos ko is that I take my photos in a white background or white plain background or tela, and it's because mas maayos tingnan yung photo mo kapag plain yung background mo, walang masyadong gamit, and mas nagmumukha kasing crowded kapag maraming gamit sa likod mo. So I usually take my photos in a plain colored background, and usually it's gray, muted tone na background, or usually white. So yun yung lagi kong hinahanap pag magte-take ako ng photos. It's usually a plain, neutral colored background. So ayun, yung isa kong ginagawa para na rin mas magmukhang aesthetic and minimal lang yung feed ko and hindi masyadong crowded. So ayun, plain background. And then the next thing that I wanna talk about is this Bluetooth remote, and I only got this for 50 pesos. So kapag wala talaga magte-take ng photo ko, ayun, ginagamit ko to, and super dali niyang i-connect sa phone nyo. Even if you're an Apple or an Android user, madali siyang i-connect. It's via Bluetooth. Click nyo lang siya. So, kapag kailangan nyo mag-take ng photo or video, ilalagay nyo lang yung phone nyo sa tripod, and then isa-set nyo yung camera, and then ayan, i-connect nyo to sa Bluetooth ng phone nyo, and then just click it and meron ka ng photo. And super useful nito, guys, lalo na kapag mag-isa ka and wala talaga mag-take ng photos mo. And super cute lang na kinuha kong color. It's black and gray. So, very minimal lang. Ayan. And then the next thing that I wanna talk about is a tripod. So, yun talaga yung isa mo sa mga kailangang equipment para ipatong yung phone nyo, para na rin mas secure yung phone nyo and hindi kung saan-saan nakapatong. So ayan, marami naman kayo makikita sa Shopee na tripod. Ginagamit ko is pwede mong i-adjust yung height. So hindi ko siya mapapakita right now because gamit ko siya as a tripod ngayon. So ayan, ipapakita ko na lang dito yung itsura niya. So ayan yung tripod na ginagamit ko, and that one is for only 120 pesos if I'm not mistaken. So super mura lang niya, and ang ganda rin ng quality. So napapataas and napapababa mo yung height ng tripod na yan. So ayan, very useful, and gamit na gamit ko rin siya sa pagte-take ng photos and videos ko. And then the last equipment that I wanna talk about is itong ring light na to. So ayan yung ring light na ginagamit ko, and so very useful din tong ring light na to, guys, kasi may 3 colors na siya, yung warm, yung parang blue, and yung parang hindi ko alam yung tawag, pero ito yan, guys, yung 3 color na pwede mong i-dim or itaas yung light. So very useful din siya lalo na kapag pangit yung natural light
or kapag madilim. So ginagamit ko siya para na rin mas maganda yung outcome ng photo or ng video na itatake. So yun lang naman yung ginagamit kong equipment sa pagtitake ng own photos ko. And usually naman nasa bahay lang din ako kapag nagtitake ako ng photos ko, and madali kong iset up yung mga equipment ko. And then the next thing that I wanna talk about is the location. So kung yung bahay niya is may magandang spot to take some photos or yung natural light, then go for that location. Pero kung wala naman and kailangan nyo talagang lumabas ng bahay or maghanap ng location, is maghanap kayo ng location na maganda yung lighting and also maganda yung background, hindi yung crowded background. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, just use or find a plain colored background to take your photos. So ayun, kung gusto niyo ng mga minimal aesthetic photos, find a plain colored background. So i-share ko na din sa inyo guys kung paano ako mag-take ng photos ko nung wala pa ako ng mga equipment na ginagamit ko. So ang ginagawa ko usually is I take a video of myself and then nagpo-post ako. And then after ko i-video yung self ko, papanoorin ko yung video and then i-screenshot ko yung clip or yung kung saan naka-post yung video, para makuha ko yung shot na gusto ko. So I know na hindi maganda yung quality sometimes kapag ini-screenshot nyo lang sa video yung photo, but that works kung wala pa kayo nung remote or kapag wala pa kayo nung ibang equipment na pinakita ko. Useful din yung ganun. Vivid nyo yung sarili. And then yung patungan ko ng phone is kung ano-anong pinagpapatungan ko na nakukuha ko lang sa bahay. Pero ayun nga, ganun yung ginagawa ko nung wala pa akong tripod. Pinapatong ko kung saan yung phone ko. Basta I make sure na secure yung phone ko and then I take a video of myself. And then do sa video na yun, nagpo-post ako ng kung ano-ano and then I'll just pause it and then just screenshot and ayun, e-edit ko na lang yung photo and I'm gonna upload it on my Instagram. So ganun lang yung ginagawa ko. Okay, so now that we're done talking about the equipment and how I take my photos, now let's talk about the poses that I do. So I usually take an inspiration from Pinterest or dun sa mga Instagram na models na nakikita ko sa Instagram. So, doon ako nagtitake ng inspo sa mga poses. And usually naman, very common lang ng pose na ginagawa ko. Hindi siya masyadong mahirap. And ang common na ginagawa kong pose is yung nakataklob yung mukha. Kasi sometimes, I really don't wanna show my face, but I wanna show my outfit. So, ang ginagawa ko is tinatakpan ko yung mukha ko by my hands, or basta yung ganito guys. Yan yung ginagawa kong pose para mas makita yung outfit ko kapag yung outfit lang yung gusto kong ipakita. And then, ang ginagawa ko naman kapag gusto kong magmukhang matangkad sa photo. By the way, I'm 5'3 and a half or 5'4. I don't know. Ang tagal ko nang hindi nag-measure ng height ko. Pero pag gusto kong magmukhang matangkad sa photo, I usually put my one leg forward. So, ganyan. Ganyan yung ginagawa ko para mas magmukha akong matangkad sa photo. And nag-work naman siya, guys. Mumukha naman akong medyo matangkad sa photo kapag ganun yung pose. And then, now let's go to how I edit my Instagram photos. And yes, this is my third how I edit my Instagram photo. It's because pa na yung ginagamit ko sa pag-edit ng Instagram photos ko, hindi na VSCO. But I sometimes use VSCO pero sobrang dalang na lang din guys. I'm just gonna use my iPad sa pag-edit kasi ginagamit ko yung phone ko right now. Pero ginagamit ko namang pang-edit is nasa iPad din. So i-screen record ko na lang and ipapakita ko dito guys yung way ko ng pag-edit. First, let's go to photos. And yes, nasa photos na lang yung ginagamit ko. Yung built-in na editing sa photos sa mga iPhone users. Or kung meron man sa Android, I really don't know guys. Pero kung Apple user ka, dun na ako nag-e-edit sa built-in na edit ng photos sa ano, iPhone or iPad. So, yun na lang yung ginagamit ko guys. So, I usually use the exposure and binababa ko talaga siya ng kung gaano man ka-dark yung gusto ko. Exposure talaga yung pinakang gamit na gamit ko sa pag-edit sa photos dito. And then the next is brilliance. So binababa ko rin yung brilliance kung gaano ko ulit ka gusto ka-dark yung photo. Kasi I usually just wing it yung pag-edit ko. Wala na ako masyadong, kumbari 50 yung exposure. So yung brilliance, ganun. So sa susunod na photo, 50 uli yung exposure. No guys, I just wing it kung gaano ka dark yung photo na nasa Instagram ko. So binabagay ko na lang din doon yung photo ko. And then sometimes I use highlights, pero kapag yung photo naman is hindi masyadong kailangan ng masyadong edit, exposure, brilliance, and yung warmth lang yung binabago ko. And then kapag masyadong colorful yung photo, I use saturation. So binababa ko rin yan.
And then I also use brightness kapag masyadong bright yung photo. So yun lang guys, yung exposure, brilliance, highlights, brightness, saturation, and warmth lang yung ginagamit ko sa pag-edit ng photos ko. And ayun, wala na yung grain na usual na lagi kong ginagamit sa VSCO. And okay na ako doon, medyo nag-move on na ako sa pagkakaroon ng grain sa photos ko. And para ma-achieve ko yung minimal or aesthetic feed, alam niyo na guys, I'll just use an Instagram filler bago ko i-upload yung picture na nandun ako. Yun lang yung way ko para ma-achieve yung minimal aesthetic feed. And if you're into that kind of dark feed, and then this video is perfect for you guys. And I hope na nakatulong ako again for the third time na how I edit my Instagram photo and how I take my own Instagram photos. I hope na nakatulong ako if you're working on your own or if you're just taking your own photos and editing your own photos. So yun lang naman yung video for today. Don't forget to subscribe down below and give this video a thumbs up, and I'll see you guys on my next one. Thank you for watching. Bye.